tumugay. Pero pag malaki na, hindi na. The same way sa atin. Na pag malaki na, kung ano yung kinalakhan, pag lumaki tayo na, yun ang nagtanim sa atin, ay yung tayong maglaki. Opo. Okay. Come to me. Hayaan yung lumaki sa akin ng mga bata. Diba? So, lahat naman tayo anak. Diba? Lahat tayo naging anak. Ako, anak din naman ako eh. Pero nanay na ako ngayon. Diba kayo mga anak? Sino dito yung dalawa lang na magkapatid? Kamanay? At merong? Bunso. So, merong nauna, tapos merong sunod. O yung bunso. So, ayan, kayo yung bunso. So, merong dalawang magkapatid. Ayan. So, yung kanilang tatay, madaming ano, kumbaga may negosyo, may kakayanan. Sabihin natin, mayaman. Pero speaking of, may dalawang magkapatid dito sa aklat ng Lucas, chapter 15. Ayan, Lucas. Kwento ko lang din sa inyo. Sa Bible, ha, hindi ko ito kwentong handa. So, may dalawang magkapatid. So, makinig mabuti, ha. Manganay. Ito. Isang tao ang may dalawang anak na lalaki. So, ang bunso ay napalag. Sabi ng bunso, ibigay nyo na sa akin ang mamanahin ko. Alam niyo ba yung mamanahin? Opo. Ano yun? Kayamanan. Kayamanan. Ayan, sabi ng bunso, ama or tatay, ibigay nyo na sa akin yung ano, yung para sa akin, yung part ko. Kasi malaki na ako eh. Kaya ko na yung sarili ko. Sabi niyang ganun. Ito naman, kasi yung panganay tumutulong sa tatay, sa mga bukid, sa pag-aalaga. Kasi marami silang ano, mga ari-arian, maraming hayop, tapos mga bukurin, yan, marami na tatanim ng mga pala. Yun yung mga kayamanan nila eh, maraming mga alagang hayop. Sabi niyang gusto, bigay niya na sa akin, malaki na ako. So, ginawa ng ano, ng tatay, sige na nga, kasi nakulitan na ako, no? Binigay kayo ang mga ari-arian. Sabi ka doon, kayamanan. Tapos pinagbili niya. Sabi niya, nagtungo siya sa malayong lupain. Nagpakalayo-layo si bunso. At doon ay nagpakasaya. Sa tingin niyo, ano kayang ginawa niyo? Anong pinagagawa niyo sa pera niyang dala? No, I mean, buy, party-party, bili ng mga mamamahali na damit. Damit! Sasama ang barkada, mag-iinuman, di ba? Ang saya, di ba? Pero ito, ano nangyari? Nahumbos ng kayamanan, nagkaroon ng matinding tagdito sa lupain iyon, at naghirap siya. Naubos na kasi yung kayamanan niya. Tapos, naghanap ngayon siya ng trabaho. Ano po? Nag-a-apply po ako ng trabaho kahit ano po. Sabi ko niya ganito. Wala agad siyang mapasukan. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain yaon. Siya pinagpunta niya sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Kayo niya. Pwede rin. Tapos, ibig sa alamiyan po na ng kanyang pagkain kahit ng bungang kahoy na ipinapakain sa baboy. Ngunit, walang magbigay sa kanya. Imagine, umayaman yung kanyang tatay. Tapos, umalis na nga siya eh. Nagpakalayo-layo na nga siya. Naubos na masukan na yun siya. Kasi nagugutom na siya. Dahil siyang pambili. Ngayon, naghanap siya kahit sa bukid. Pero doon siya pinapunta para mag-alaga na baboy. So, sabi niya, yung mga kinapakain sa baboy, pagkain, hihingi sana siya, pero walang magbigay, sabi niya. Nang mapag-isip-isip niya, kanyang ginawa, naisip niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain. So, meron din silang katulong, yung tatay niya. Sabi niya, masarap yung kinakain. Pero akong ito, mamamatay sa buto. So, nakikiamot lang niya sa pagkain ng baboy. Imagine niyo yan. Sabi niya, naalala ngayon yung ama.
kayo yung mga ano, kayamanan, tapos ngayon babalik-balik, ano kayang mararamdaman ng bata? Pagsasaktan. Sasaktan, magagalit, ano pa? Hindi tatanggapin. Diba? Ganon. Ay, naku, ang tagal mo nang nawala, binigay ko na nga yung party mo, nandito ka ba? Diba? Pwedeng ganon ang gagawin ng tatay or ng nanay. Pero siya hindi. Yung tatay na yun, na nagbigay sa kanyang anak at hinusay ng anak, pagbalik niya, binigyan ng singsing at ng magandang damit, binihisa ng sandalya. At nagpaparte, tinawag lahat ng mga tao doon sa lugar at sinabi niya, magsaya tayo at nandito yung ating anak. Tapos, yung anak na panganay, nandun, galing sa butid. Sabi niya, ano maguluhan ko? Ano meron? So, palagay niyo kung kayo yung panganay na anak, ano din ang mararamdaman ninyo? Sasaktan. Ano ba? May iyak. Ba't kayo may iyak? Kasi matagal na nawala yung kapatid. Tapos babalik-balik siya. Babalik-balik pa. Akala nga nila patay na eh. Diba? Nagselos ang kapatid niya panganay. Sabi niya, bayan! Yung mga inagadaan ko, pinapatay pala para lang sa kanya. Ako ito napakatagal na naghirap. Ako lang nagpapakahirap dito tumutulong. Pagkatapos siya na nagpapasarap-sarap, siya pa yung ipagpapatay ng alaga niyan para lang i-welcome siya. Alam mo, lumangit yung tatay. Sabi niya tatay, anak, lahat ng buong buhay ko, nandito ka. Nandiyan ka, lahat ng pag-aasi ko, para sa iyo. Nandiyan kang buhay. Pagpasalamat ka at nandito yung kapatid mo, nagbabalik. Nagsisisi na siya sa lahat ng kanyang kasalanan. Ano pinupunto dito mga bata? Ang pinapakita dito ng tatay ay isang halimbawa ng ating Diyos. Ang ating Panginoon, kapag tayo ay umalis sa kanya, di ba nakalimutan natin siya? Ano yung nakalimutan natin? Bumalik tayo sa ating dating buhay. Di ba kilala na natin ang Diyos? Oo. O, tinanggap natin ang Panginoon, bilang Panginoon na tagapagligtas. Tapos, bumalik tayo sa kasalanan. Di ba? Kapag tayo nagkasala at magbalik loob tayo sa Diyos, tayo'y kanya tatanggapin. Ganun ang ating Panginoon. Hindi itinatakwil. So, napakabuti ng ating Panginoon. Kaya nga, lagi nating tatandaan na ang ating Diyos ay mapagmahal. Ha? So, mapagmahal. Lord, thank you so much for this day. Thank you, Lord, sa buhay ng mga batang ito. Pagpalain po sila at maging pagpapala din naman sila, Panginoon, sa kanilang pamilya. Dalangin ko po na ibang pag-iingat at hanggang sa kanilang pag-uwi, ito po ang kanilang daladala, Panginoon. Kasama, salamat po at maging sa blessing niya at sa Jesus' name. Amen. Get ready to sabay, ha? Bye-bye.